Ngayong araw nga, nilabas ang balita na itong si DeMarcus Cousins ay bibitawan na nga ng Houston Rockets. Sinabi nga ni Shams Charania sa kanyang tweet, sabi niya, "The Houston Rockets and center DeMarcus Cousins are planning to part ways in coming days. Sources tell The Athletic and at Stadium." Sabi niya pa nga, "Houston wants to go smaller, younger in front court when Christian Wood returns and this allows Cousins to find an opportunity elsewhere." So hindi nyo nga alam, itong Houston Rockets ay ginaranti nga si DeMarcus Cousins sa buong season ng 2.3 million contract. Kasi nung nag-sign siya, non-guaranteed contract yon, katulad nung kay Dwight Howard nung sa Lakers last year. Eh ang kaso nga lang, itong si DeMarcus Cousins at ang Houston Rockets ay hindi nga tinapos ang kontrata na ito. Baka nga lang, kaya nga't binigyan ng guaranteed contract itong si DeMarcus Cousins ay parang i-reward siya sa kanyang ginawang service dito sa Houston Rockets for 25 games. At nag-average nga itong si Cousins dito sa Rockets na 9.6 points per game. Meron din siyang 6.6 rebounds at 2.4 assists. So kakabalik nga lang na ito ni Cousins mula sa kanyang injury nung last team niya sa Los Angeles Lakers. Binitawan din siya ng Lakers noon kasi nga para makapag-recover siya sa kanyang injury at magkaroon din ng roster spot ang Lakers noon. At pinalit nga nun si Markieff Morris. So matapos nga na ibalita na itong si Cousins ay magpa-partway sa Houston Rockets, si Kevin O'Connor naman, sinabi niya na ang Lakers daw ay isa sa mga interesado na i-pursue itong si DeMarcus Cousins. Sinabi niya, "Sources, the Lakers will be among the teams to pursue DeMarcus Cousins. The market will be limited for Cousins, sources say. He has struggled this year after returning from multiple major injuries. But for LA, or any team in need of big man depth, few options bring higher upside." So yan ang kanyang tinweet tungkol dito sa Lakers sa kanilang interest na ibalik si Cousins dito sa Los Angeles Lakers. So kayo ba guys, sa tingin niyo ba magandang match si Cousins dito sa Los Angeles Lakers? Or kung hindi naman, comment down below kung saan siya gustong makita. At para naman dito sa balita tungkol kay LaMelo Ball at kay Del Curry, ayon nga kay Anthony Slater, na-interview niya nga ang tatay nito ni Steph Curry tungkol dito kay LaMelo Ball at ang nasabi niya nga, "My early impression is he's better than everyone thought. He's a special player." So yan nga ang kanyang nabanggit tungkol dito kay LaMelo Ball. So hindi nga lang si Del Curry ang namamangha dito sa galing ni LaMelo Ball sa Charlotte Hornets. Marami rin mga NBA players at mga fans ang nabigla sa paglalaro ni LaMelo Ball. Hindi nila ina-expect na ganito kagaling itong si LaMelo pati na rin sa kanyang passing. Ito ang si LaMelo ay nag-average ngayon ng 14.6 points per game, 6.2 rebounds at 6.1 assists. So kung mapapasilip nga kayo sa laban ng mga Hornets at mapapanood nyo nga itong si LaMelo Ball, mapapansin nyo talaga yung impact niya sa basketball court pag naglalaro nga siya. Bumibilis nga ang kanilang pace at nabibigyan niya nga ng mga easy baskets ang kanyang mga kakampi. So 25 or 26 games in pa nga lang tayo sa NBA season na ito, pero ito yung si LaMelo ay marami na ngang napapamangha, mapa-NBA players at mapa-NBA fans. So sa tingin nyo ba guys, siya ang mananalo ng Rookie of the Year this season? O meron kayong ibang choice na nakikita nyo na mananalo? Comment down below kung sino sa tingin nyo. So yun lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. If you're not subscribed, syempre mag-subscribe pa na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!